sa inyong lahat. Ito ulit si Dr. Carol Taruk, isa kong obstetrician-gynecologist. Sa video na to, sasagutin natin ang mga katanungan ng mga kababaihan kung ano nga ba talaga ang pwede at hindi pwedeng gamitin panghugas sa puwerta. Pag pumunta kayo sa grocery, napakaraming iba't ibang klaseng feminine wash ang inyong makikita at marami ring iba't ibang klase ng bar soap na pwedeng gamitin panghugas. Maliban pa sa grocery, marami pa rin iba't ibang klaseng mga panghugas na makikita online at sa mga drugstores. Marami rin mga kababaihan ang gumagamit ng mga alternative na panghugas. Kasama na dito ang white vinegar o apple cider vinegar. May gumagamit ng alum o tawas. Meron ding gumagamit ng baking soda. At mga herbal extracts kamukha ng tea tree oil, papaya at marami pang iba. Marami rin nagtatanong kung pwede bang gumamit ng toothpaste, kalamansi, alcohol, bawang o laundry soap sa lugar na yon. Ano nga ba talaga ang pwede at hindi pwedeng gamitin panghugas? Napakasimple lang naman dapat ang pag-maintain ng kalinisan sa ating private part. Kung napanood ninyo ang video ko na magandang panghugas, alam nyo na ang anatomy at physiology ng ating puwerta. Alam nyo na na maraming iba't ibang klaseng discharge ang dumadaan dito. Merong ihi, may pawis, merong oil, merong fluid galing sa iba't ibang glands, meron ding fluid na galing sa vagina at cervix. Base sa kaalaman na to, practical lang nagagamit kayo ng konting sabon kesa sa puro tubig lang. Alam rin natin na ang vagina ay self-cleaning, kaya ang hinuhugasan ay ang labas lang ng puwerta. May mga pag-aaral na nagsasabing tumataas daw ang risk ng infection kung kayo ay naglilinis sa loob o nagdudushing. Alam natin na ang puwerta ay may acid pH. Ang pH ng puwerta ay 3.8 to 4.5. Para hindi kayo ma-irritate, hindi kayo mangate, at hindi kayo magkaroon ng infection, magandang ma-maintain ang acid pH nito. Alam din natin na may good bacteria dito sa puwerta. Pag nagkaroon ng imbalance ng good at bad bacteria, magkakaroon kayo ng infection. Kaya iiwasan ang madalas na paghuhugas para hindi mawala ang good bacteria na to. Iwasan ang madalas na paghuhugas, maganda na ang 1 to 2 times per day lang para hindi mawala ang good bacteria. Hindi rin maganda ang araw-araw na paggamit ng mga antibacterial soap dahil mawawala din ang good bacteria. Alam din natin na napakanipis ng balat ng puwerta, kaya madali itong mag-dry at sensitive ito. Huli sa lahat, alam natin na maraming ugat sa ilalim ng balat ng puwerta, kaya madaling maka-absorb ng mga harmful chemicals dito. Iwasan ang mga deodorants, fragrance at mga whitening ingredients sa mga panghugas. Ang mga harmful substances dito ay pwede maging dahilan ng cancer, hormonal imbalance at abnormality sa mga babies kung kayo ay buntis. Base sa mga kaalaman na to, alam nyo na siguro kung anong pinakamagandang sabon na gagamitin sa pang-araw-araw. Ito ay dapat may acid pH, ito ay dapat mild, hypoallergenic, mildly scented, or fragrance-free. Malalaman nyo naman kung tama ang sabon na ginagamit ninyo kung hindi kayo irritated, hindi kayo nagde-dry, hindi makate, hindi kayo prone sa infection kamukha ng urinary tract infection at bacterial vaginosis. Pwede namang gamitin ang mga antibacterial soap kung kayo ay may risk ng infection or may infection na. Mataas ang risk ng infection kung kayo ay may regla o kaya sexually active, dahil nag-iiba ang pH ng inyong vagina at puwerta. Pag ganito, pwedeng gumamit ng mga antibacterial soaps na may chlorhexidine o povidone iodine. Pwede rin gumamit ng mga feminine wash o mga sabon na may mga plant extracts kamukha ng guava at tea tree oil na may antifungal at antibacterial properties. Yung mga alternative na panghugas kamukha ng suka or white vinegar, apple cider vinegar, baking soda, tawas or alum ay pwede rin gamitin dahil may antifungal, antibacterial properties din ito. Kulang lang ang mga pag-aaral at wala ring recommendation kung paano ito gagamitin
At kung gaano kadalas ito pwedeng gamitin na panghugas. Ano naman ba ang mga hindi pwedeng gamitin na panghugas? Kadalasang tanong ay kung pwedeng gamitin ang toothpaste. Ang toothpaste ay may ingredients na tinatawag na abrasives na panggasgas para matanggal ang mga dental plaques. Pwede itong aluminum hydroxide, sodium bicarbonate, calcium carbonate, silica, hydroxyapatite at iba pa. Dahil sa mga ito, hindi ito safe na gamitin sa puwerta. Ginawa ito ng manufacturer na panlinis ng ipin at hindi panghugas sa puwerta. Kung wala na kayong magamit na sabon at laundry soap lang available sa inyo, iwasan na gamitin ito. Napakataas ng pH nito at maraming strong at harsh chemicals na hindi safe para sa balat ng puwerta. Iwasan ang garlic o bawang dahil pwede makasunog ito ng balat ng puwerta. Huwag gagamit ng kalamansi o lemon dahil ang pH nito ay 2. Ito'y sobrang acidic. Huwag gumamit ng pure vinegar sa puwerta dahil acidic din ang pH nito na 2 to 3. Huwag buhusan ng alcohol ang puwerta dahil nakakadry ito. Tandaan nyo na napakasimple lang naman ang paglilinis ng puwerta. Gumamit ng mild na sabon at maging gentle lang kayo sa inyong paghuhugas. Marami sana kayong natutunan sa video na to. Maraming salamat po.